Pantay na pantay. Saradong sarado. So kung gusto mong matutunan step by step kung paano yan na sinukat, paano ininstall at paano inilapat yung sliding mechanism na yan, panoorin mo itong video ito simula hanggang tapos. Magandang araw mga kasityo. So for today's video, dahil nga sobrang dami nagre-request mga kasityo ng tutorial daw kung paano nga ba naglalagay ng sliding mechanism o sliding door sa ating mga cabinet. So sa video ito, ituturo natin yung step by step kung paano nga pa nagkakabit ito. Ipahikita ko natin mga kasityo yung mga supat ng pinto na susuwak doon sa inyong mga gagawing cabinet. Okay. So kung makikita nyo mga kasityo, naka-install na yung ating pintuan at yung ating mga mechanism. Ayan. So yan yung ating ipaliliwanag mga kasityo kung paano natin naikabit yung mga bagay na yan mga kasityo. Ayan. So pakikita natin yung ating sliding. Ayan. Kung makikita nyo mga kasityo, equal yan hanggang baba. Dito, ganun din. Sara natin. Equal yan mga kasityo hanggang baba. So, tuturo ko sa inyo mga kasityo kung paano siya ina-align. Ayan. Okay, so, simulan na natin mga kasityo yung ating step-by-step tutorial kung paano nga ba to ginagawa. O paano to ini-install. So ayun nga mga kasityo, naalis na natin yung ating mga pintuan, yung ating mga riles at saka ating mga gulong at tinanggalis na rin. So ituturo ko naman sa inyo mga kasityo kung paano siya sinusukat. So dito meron tayo mga kasityo na panel na o module na 58 cm. So 58 cm mga kasityo yung lalim nito. Okay? So, ang hahanapin natin mga kasityo, pinaka-importante dito ay yung ating center panel. So, hindi tayo pwedeng mag 58 doon tapos 58 din dito. So, syempre, babangga yung pinto natin sa gitna. So, hindi naman tayo swing door eh. Tayo ay sliding. So, kailangan mas mababa ito. Kulang ito mga kasityo dito. Okay? So, ang gagawin nyo mga kasityo, mag-minus lang kayo mga kasityo ng 70 mm o kaya 7 cm. So, yung 7 cm kung sinasabi mga kasityo, sumula dito, papasok. So, ayan o. 7 cm yan. Papasok. 7 cm para hindi bumangga yung ating mga pintuan dito sa center panel natin. So, doon naman mga kasityo sa pagsusukat ng pintuan o yung ating mga sliding door, ang sukat nito mga kasityo ay ito sa ating module na to, hanggang dito, ay 1,800. Ito yung ating haba ng ating module ay 1,800 mm. So, ang sukat ng pinto natin mga kasityo ay mababawas lang kayo ng 80 mm o 8 cm. So, kung ito mga kasityo ay 1,800 mm o 180 cm, ang inyong magiging pinto ay 1,720 mm o kaya 172 cm yung ating magiging pinto. Okay? And then mga kasityo, ito napaka-importante din. So susukatin natin ito mga kasityo. Ayan. So ang sukat nito ay 135 cm o 1,350 mm. Divided by 2 lang yan mga kasityo. Divided by 2. So, meron tayong 67.5 cm o kaya 675 mm. So, yun yung magiging sukat ng ating pinto. 1,720 by 67.5 o 675 mm. Bawat isa. So, bali dalawang pinto yung ating gagawin kasi sliding yung ating gagawin. So, bago natin mga kasityo pagpatuloy ang ating tutorial video dito sa ating sliding wardrobe. So mga mekanisim ng mga kasityo ay mabibili nyo sa Lazada. Tamang-tama mga kasityo kasi bukas ay 11-11 Ignite the Passion with Lazada biggest sale with 90% of brand flash deals with free shipping, no minimum spend cap at 40 pesos and stackable voucher for big discounts. So ano pang hinihintay nyo mga kasityo? Shop na at doon nyo rin mabibili yung mekanisim na gagamitin natin sa tutorial na to. So para narito na tayo mga kasityo sa ating mga pinto. So ito mga kasityo yung magiging bottom rail natin at ito naman yung magiging top rail natin o magiging guide sa taas.
Yan. So ilalagay ko mga kasityo yung link nito sa description box kung saan nyo pwedeng mabili. So pag binibili ito mga kasityo, meron itong kasamang ganito. Yan. Ganito lang siya pag nabibili. Pero consider mga kasityo na ito ay 3 meters ang haba. Hindi ito ganito kaikse. Meron siyang kasamang ganito. So ang uunahin natin ngayon mga kasityo ay yung pinto. Makikita ko sa inyo kung paano sinusukat yung mga groove na paglalagyan ng ating gulong. So ituturo ko naman mga kasityo sa inyo kung paano ba kinukuha itong lagayan natin ng gulong. Ayan. So ito yan, oh. Lalagay yan dito. Ganyan. So tuturo ko kung paano yan nakukuha. So meron tayong scrap mga kasityo. Meron tayong ganito, pero tuturo ko sa inyo mano-mano kung paano ito sinusukat. So ang unang pagsukat nito mga kasityo ay 50 mm o 5 cm. 50 mm, 5 cm, and then 10. Yan. Yan. 50 yung dependensya natin sa gap. Tapos, dito dadaan yung gulong. Okay? So, dito naman, magpukan tayo ng 4.3. 4.3 lang o 4.4. 4.3 o 4.4. O 4.4 na tayo para sigurado. Okay. Yan. And then, palahin natin. Yan. So, kung makikita nyo, square siya. So, huwag kayong gagawa ng square mga kasityo. Kasi, lalabas yan dito sa mga tagiliran. Yan. Lalabas yung mga ganito. So, maganda, may curve tayo mga kasityo. Yan. Pinakamaganda, meron tayong curve. Either na do-drawingan nyo papunta rito. Yan, para lang magkaroon siya ng curve. At umayon siya dun sa ating gulong. O kaya naman, gumawa ako nito. Yan, makikita nyo mga kasityo. So yan, ganun lang para magmukha lang siyang arc. At hindi naman pangit tingnan. Yan, oh. Yan, ganito yung kalalabasan yan. Yan, kapag inyo nang kinawa ng router. Kuha kayo ng Forstner bit. Ayan. Tapos, bubutasan nyo muna to para dun, dun dadaan yung ating router. Kung makikita nyo mga kasityo, ganyan yung unang gagawin nyo. Ganito. Bubutasan natin. Mga kasityo, yung magiging lalim nga pala nito. 15 mm yung lalim. So ayan, kinuha ko nito, sukatan. And then yan yung lalim mga kasityo. 15 mm. Yan. Okay. So gagamit tayo mga kasityo ngayon ng router. So yung lalim na nakuha natin, yun yung lalim dapat na magagamit natin dito sa router. Gagawin din natin ngayon mga kasityo ay 15 mm. So ito ay sukat na sa 15 mm na lalim. Ngayon mga kasityo, yung pinakang butas nung paglalagay ng ating gulong. So ang paglalagay naman yan mga kasityo, ayan, once na tama naman kayo sa sukat, ayan, salpak nyo lang ganito. So bago nyo lagyan ng screw mga kasityo, kailangan dapat maluwag siyang ganyan o wala siyang sinasabitan. Kasi maganit yung pinto kapag hindi maayos yung pag-ikot ng gulong. Ayan. Lalagyan natin siya mga kasityo actual dun sa ating pintuan. Ayan. So kung may mapapansin nyo mga kasityo, meron na tayong mga butas. So yan yung dahil nga naka-install na to, kinalas ko lang para may pakita sa inyo. So siyempre bago maglagay ng screw, titingnan ko maganda yung ikot ng mga gulong. So, as of now, mga kasityo, dalawa lang yung muna nilalagay ko. Pero pag i-install ko na to ng permanent, dapat malagyan kahit apat, tapos dalawa dito. Ayan. Dapat ganyan. And then, doon naman tayo mga kasityo sa kabilang dulo. So, sa paglalagay naman ito mga kasityo, itong ating pinakang guide. So, ang procedure naman dito mga kasityo, pareho lang dito sa ibabaw itong ating top guide. Guide ito sa ibabaw. So, 5 cm lang mga kasityo. Yan. O 50 mm din katulad nung sa baba. Ayan. And then, ito mga kasityo yung nasa labas. Huwag kayong baliktad na ganito. Kasi ito yung pinakang stopper natin mga kasityo. Ayan. So, makikita nyo, yung luma nating butas. So, suwak na suwak siya dun sa 50 mm sa tabi. Natin.
dito naman tayo ngayon mga kasityo sa ating top rail. So dito dadaan mga kasityo itong ating top rail sa ibabaw. Yan, ganyan, ganyan siya. Yan, ito. Ito yung ibabaw. Ito yung ating bottom. Dito dadaan yung mga gulong. Dito ganito naman yan. Yan, ganyan. And then yung ibabaw natin, dito naman. Yan, nakalimutan ko may kasama nga palang ganito pag bibili kayo. Yan, kasama na to dito, nakalagay to dito. So ang paglalagay nito mga kasityo ay bago nyo to i-install sa ibabaw, dapat nakasuot na to dito. Yan, nakasuot na to dapat dito, ayan. O, ito yung pinakang stopper natin. So bago natin i-install, kailangan naka-install na siyang ganyan. Kahit maluwag lang, walang problema. Yan, lalagay na natin. Baka malimutan pa natin eh. So yung mga butas ko naman dito mga kasityo, so bali nagbutas ako dito ng 15mm simula dito. Ayan, pakikita ko sa inyo. Ayan, 15mm. So kung bakit 15mm yan, kasi para hindi ito bumangga dito. Ayan, so meron tayong allowance mamaya kung ito yung magiging stopper. Kasi pag dito natin ito binutas, baka maging komplikado siya mamaya pag sa stopper. Kailangan mga 15mm, maximum hanggang 20, pero ako ideal 15. Yan. So dito natin siya i-screw sa ating karkas. So dito naman, naglagay na lang ako ng mga butas na ilan para sa kumapit siya ng ayos sa ating mga karkas. Ayan. And then doon sa bottom rail naman mga kasityo. So dito kahit siguro, ano ba itong sukat ko dito? Kahit siguro mga 3cm, 30mm. Tapos sa kabila, ganun din. 30mm din dito. Tapos kayo na yung bahala kung gano'ng kadaming screw yung nilalagay nyo. Pero naglagay lang ako ng bali dito sa 135cm na to. Naglagay lang ako ng limang screw. Ito yung gitna. And then, kinuha ko na lang yung gitna nito at yung gitna nito. Para maganda siyang tingnan. Equal. Malinis sa mata. So ang gagawin natin ngayon ay i-install na natin itong mga railings natin at saka yung ating pintuan. Makikita ko sa inyo kung paano inilalagay ito sa ating mga karkas. Okay, so nandito na tayo mga kasityo sa paglalagay natin ng ating mga railings sa ating karkas. So, unahin natin yung ating bottom rail. Ito yung meron siyang design. Ito yung ilalagay natin sa labas. Ang pagpuputol nito mga kasityo, syempre usukatan nyo yung loob papunta dito. And then, kahit maglagay lang tayo mga kasityo ng allowance na 1mm, so sa paglalagay naman mga kasityo nitong railings na to, maglalagay tayo dito ng 1mm to 2mm maximum na gap. Tapos saka natin siya ika-clamp. Yan. So ka-clamp natin siya mga kasityo para pag nilagyan natin ng screw ay nakafix siya, hindi siya paggalaw-galaw. Tingin ko, kapag ito ay nakapantay na ganito, medyo labas yung ating pinto. So pag mayroon tayong 1 hanggang 2mm na gap, flush siya dun sa ating karkas. Ayan. Okay, so lalagyan na natin mga ngayon mga kasityo ng screw. Lagi dapat equal mga kasityo yung ating gap hanggang doon sa dulo. Dapat uniform yon para yung ating pinto ay maganda rin tingnan. So ang paglalagay mga kasityo naman ngayon ng ating top rail, kung ano yung sukat ng ating bottom rail, yun din ang sukat nito. Ilalagay yung ganito. So remember mga kasityo na dapat nakalagay na yung mga stopper natin bago natin i-install ha. Ayan. So dito naman mga kasityo, iba naman yung gagawin natin. So kung doon meron tayong gap sa baba, dito kailangan flush. So kailangan flush na flush yan mga kasityo. Ayan, dito, ganun din. Kailangan naka-flush to ng ayos dito. So sa ngayon mga kasityo, maglalagay na tayo mga screw doon sa butas. Ayan. So, tatanda yung mga kasityo, kailangan flush to flush. Kailangan ay parehong-pareho sila. Okay? Ayan. Lagay tayo ng screw. Ayan. Okay. Ayan. So, ayan mga kasityo, na-install na natin lahat ng mga kailangan install. So, ang gagawin natin ngayon ay ilalagay na natin yung ating pintuan dito sa ating karkas o body ng ating cabinet. So, minsan kasi mga kasityo, hindi maiwasan yung mga kinuna board. Hindi maiwasan, minsan sa plywood. So, yung pagka meron kayo na-encounter na ganun, doon nyo siya ilalagay sa likodan. Kasi, huwag dosarapan kasi, obvious na obvious kapag nilagay nyo dito, tapos yung board ay medyo bengko,
obvious kita, ang pangit. So, kung meron kayong may counter na kilo, doon yung sila lagay sa likuran. Okay, so ito ay doon sa likuran. Hindi naman siya kilo, pero in case lang na maka-encounter kayo. So, ang paglalagay nito mga kasityo ay una yung ibabaw. So, ayan. Ilalagay nyo ito dito sa... dito. Ayan. So, mamaya natin i-align yung mga... Tapos sa ilalim, ayun. Pag alam nyo na, wala, okay na yan. So, yung mga stopper mga kasityo, mamaya natin yan i-align. Lagay muna natin sa tabihan. Alay natin yan mamaya. Okay. So, dito naman tayo sa front. Ayan. Doon kayo sa harap na kanal pupunta. And then sa ilalim. Ayan. Ayun. Nag-swap na siya agad. So, makikita nyo mga kasityo, ito yung sasabi ko kapag maganda yung lapat ng inyong board. Ayan o. Kung makikita nyo. Makikita nyo mga kasityo kapag pantay na pantay yung board na, diba? Ang ganda ng lapat. Linsting na, hindi siya bengkong. So, yung pinakamagandang board yun yung ilalagay nyo sa labas o doon sa front. Okay. So, ngayon mga kasityo, nailagay na nga natin yung ating mga pintuan, mga kasityo. So, ang gagawin nyo mga kasityo ay kailangan yung inyong carcass ay nakalibel. O bago kayo maglagay mga kasityo ng pintuan, ay nakalibel na yung inyong carcass. So, ito ay nakalibel na talaga bago ko ilagay yung ating pintuan. So, hindi ko na kailangan maglibel. So, kailangan nakalibel yung mga kasityo papunta dito at papunta doon para yung pintuan nyo mga kasityo ay siguradong maganda yung lapat. Kasi pag wala yung sa level mga kasityo, kahit ang gawin nyo, hindi nyo may lalapat. Pwedeng lumapit siya dito, pero pagdating dito, hindi na siya lapat. Okay? And then, okay, so ang pag-set naman dito mga kasityo ay 28 to 29 mm yung pagitan nitong dalawang to. Yan. Dito, simula dito. So ito, nakaset na to eh. Papantay ko na lang dyan. So 28 to 29 mm yan mga kasityo. Yan. So nakapantay na siya. Set na to. Okay na set nito. Okay, tingnan natin. Kita nyo mga kasityo, ang ganda ng lapat niya. Para siyang hinihigit nung ating stopper paloob. Kaya lalong gumaganda yung lapat nung ating pintuan. Ayan. Check naman natin mga kasityo yung alignment ng ating mga pintuan. So, ayan, makikita nyo. Dito naman natin ito sasarahan sa lugar na to. Ayan. Tingnan natin. Kung makikita nyo, equal yung gap niya simula dun sa baba. Yan. So, yung isang pinto naman natin. So, ito nyo mga kasityo. Saradong-sarado. Equal yung gap. Yung isang pinto naman sa back. Dito sa kabila. Ayan. Kita nyo? Ayan. So, kailangan nakalibil mga kasityo yung ating carcass bago tayo maglagay ng pinto. Kasi, napaka-importante nun, lalo na pag-sliding. Hindi talaga kayo makakapagpalapat ng ganito kaayos kapag hindi nakalibel yung inyong carcass o body. Ayan. So, ayun nga mga kasityo at naipakita na natin mga kasityo o naituro natin step by step kung paano nga ba naglalagay ng sliding door. Yung ano yung mga sukat. So, importante lang mga kasityo ay yun nga mga 50 mm na gap dito. And then, yung sukat ng pinto mga kasityo dito sa labas hanggang doon sa labas ng ating module ay magmaminus lang kayo ng 8 cm o kaya 80 mm. Oh. Okay, so dito naman, susukatin nyo yung labas sa labas and then hahatiin nyo lang sa gitna. Yun na yung pinto. Pag pinagdikit nyo yan, ganito yung lapat. Yan. Makikita nyo mga kasityo. Pantay na pantay siya dito. So maganda siyang tingnan kahit maglagay kayo ng drawer mga kasityo. Okay na okay, hindi sasabi. At itong center panel, review lang natin. Kasagad-sagaran ng mga kasityo yung -6.5. Kasi pag -6 cm lang kayo, ay baka sumabit na itong ating gulong. So, ito ay -7 cm simula dito hanggang doon. So, kung gusto nyo ng medyo mas makipot yung gap dito, pwede naman hanggang 6.5 o 65 mm. Okay? Okay ang lapat, mga kasityo. So, I hope mga kasityo, meron kayong nakuha ang kaunting idea o kaunting kalaman din sa ating ginawang tutorial. So, napaka-daming na nagre-request. So, medyo natagalan yung ating tutorial. So, ngayon lang tayo magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng sliding. First time ko mga kasityo gumawa ng sliding na cabinet. So, ayan, nabigyan tayo ng pagkakataon. So,
tinuturo natin mga kasityo para kayo ay kaya nyo gumawa ng sliding na cabinet. So kung gusto mo itong video ito ay huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga in-upload na video. So ganoon lang guys, maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat, God bless!